Magandang araw mga Fakafoodex! Napadala ko kanina sa fish market, nakakita ko ng hipon. Naisip akong magluto ng sinigang na hipon. Tamang-tama ito sa malamig na panahon. Tara, samahan niyo ako magluto! Wow! Sa reseping ito, gagamit tayo ng mamasita sinigang sa sampalok mix. O, baka naman, mamasitas! Gagamit din tayo ng siling haba o yung siling pangsigang, mga 3 piraso. Gamit din tayo ng bagu beans, mga 100 grams ito o depende sa dami ng gusto nyong gulay. Pwede rin naman kayo maglagay ng iba't ibang gulay dito eh, depende sa gusto nyo. Pagsama ko na dito yung sili. Isang tali ng kangkong. Yan, fresh na fresh yung kangkong na nabili ko kanina sa tindahan. Siyempre, gagamit tayo ng luya. Dinurog ko lang ito, tsaka sibuyas. Ginahit ko lang siya ng maliliit. Mga 2 pirasong sibuyas lang yung ginamit ko dito. Tapos, nakakita rin ako ng labanos. Mga medium size lang, tapos in-slice ko lang siya. Yung pangsigang na kayat, alam niyo na yun guys. Tapos 2 pirasong kamatis, yung medium size lang naman yung nakita ko kaya medyo kaunti lang. Tinanggalan ko na nga rin pala yun ng buto. Tapos syempre, pamintang buo. Mahilig kasi ako sa may paminta. Kaya lang mas gusto ko dito para sa recipe ito yung pamintang buo. Pwede rin naman yung durog, depende sa gusto nyo. At syempre, ang ating patis o fish sauce, ito yung magdadagdag ng lasa sa ating sinigang. Syempre, tubig, mga 1 liter o mas maray pa, depende sa dami ng gusto nyong iluto. At syempre, hindi mawala ang ating hipon, mga 500 grams o 300. Bahala na kayo kung gaano karaming gusto nyo iluto. Ito yung kumpletong listahan ng ating mga ingredients para sa araw na to, para sa ating sinigang. O, screenshot nyo na para hindi nyo makalimutan. Sa mga gulay naman, pwede naman kayo magdagdag ng ano pang gulay na gusto nyo na yung pwede isama sa sinigang. Tulad ng talong, may iba, nagsasama pa ng basa, kahit anong gusto nyo ilagay. O, tara guys, simulan natin magluto kasi nagugutom na ako. Sa isang kawali, sa isang kaserola pala, lagyan natin ng tubig. 1 liter lang muna o higit pa yung ginamit ko dito. Tapos inilagay ko na yung ating pinitpit na luya. Pinitpit ko ito para mas lumabas yung kanyang katas. Tapos nilagay ko yung ating sibuyas, kamatis, kundol, patola, upot, kalabasa. Ay mali pala, bahay kubo pala yun. Tapos tinaklubang ko lang siya. Tapos hinintay ko kumulo. Ayan, kumukulo na guys. Ang bilis ng lapses. Kulong-kulo na siya oh. Tingnan nyo. Blok. 1, 2, 3, open! Wow, ang bango niya. Lalo na, nababanghan talaga ako sa may luya. Tapos, ayan, medyo luto na yung ating kamatis. Medyo humihiwalay na yung balat sa kanyang laman. Tapos, isunod na natin agad yung ating hipon. Hugasan ko na ito ng mabuti. Tapos, ayan, ilulubog-lubog ko lang siya. Ayan, ganyan. Tapos, pakuluan lang muna natin siya ng konti. Ayan, medyo kumukulo na. Tapos, nag-iiba-iba na rin yung kulay ng ating hipon. Medyo orange na siya. Tapos, ilagay na natin yung gulay na medyo matagal maluto. Tulad ng labanos. Tapos, isama na rin natin ating sili. Para yung aroma ng sili, mas pumasok sa ating sinigang. Ayan, ilubog-lubog lang natin siya ha. Huwag niyong kahaluin, baka madurog yung ating hipon. Tapos, ilagay na natin ang mamasitas sinigang sa sampalok mix. Ayan. Mga 2 tablespoons to 3 tablespoons ang ilagay nyo. Tapos, or depende na rin lang sa inyo kung ano yung asim na gusto nyo. Ako kasi sa sinigang, mas gusto ko yung medyo, yung ramdam na ramdam mo yung asim, di ba? Kaya nga tinawag na sinigang, maasim. May sinigang bang maalat? E di nilaga na yun. Ayan. Dinurog ko lang, tinunaw ko lang siyang mabuti. Tapos parang nakukulangan ako. Kaya dinagdagan ko lang ulit siya. Siyempre, sinigang, maasim. Tapos, tinimplahan ko na rin siya ng patis. Mga 2 tablespoons lang yung ilalagay ko dito. Yan, ganyan.
tantsahan na lang siya, tinatantsa-tantsa ko na rin lang minsan kasi alam niyo naman, ang ingredients hindi naman talaga sinusunod. Ako kasi hindi masyado sumusunod sa ingredients. Ang tinitingnan ko ay yung patok sa aking panlasa. Kaya nga food explorer eh, di ba? Tapos ihalo natin ang ating paminta. Yan. Vlog na natin siya dyan, ihulog natin, tapos idip-dip lang natin siya. Tapos ihalo natin ating Baguio beans. Yan, ewan ko lang ba kung ba't tinawag na Baguio beans. Eh hindi naman galing Baguio, eh galing Saudi yan. Tapos taklaban lang natin, tapos hintayin natin kumulo. Kukulo na yan in 1, 2, nahuli ako. Yan, kumukulo na. Bango-bango. Tapos isunod natin ang ating kangkong. Yan, buhos lang natin siya ha. Teka lang, dahan-dahan, medyo mainit yung singaw ng ating sinigang. Yan. Tapos, hintayin lang natin siyang maluto. Yan, lubog-lubog niya lang siya dyan, guys. O, diba, madali lang magluto ng sinigang, maya-maya, luto na ito. Kaya habang hinihintay natin ulit siyang kumulo, i-push mo na ang subscribe button at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. Ayan, ready na ang ating sinigang. Mapaparami tayo ng kain ito. Teka, magsiserve lang ako. Lalagyan natin kasi kakain na tayo at tuturing niyo aking sinaing. Yum! Yum, yum, yum! Ang sarap nito, guys, lalo na sa malamig na panahon. Yan, diba? O, ang sarap humigop na maraming sabaw. Kaya lang, ingat-ingat sa mga HB dyan. Tapon ulo na lang, tulad ko. Hindi kasi kumakain ng ulo kasi. HB, HB, alam nyo na yun, guys. Maraming salamat po. Teka lang, wait, wait, there's more. Maraming salamat po sa ating mga top commenters at subscribers sa araw na ito at sa linggong ito pala. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!